yung pinaka-details mo sa Gmail mo, sa Google account mo, yun din ang gamitin mo para maka-sign in sa YouTube. Ayan, naka-sign in ka na sa YouTube. It does not mean na meron ka ng channel pag nakalagin ka na sa YouTube. No. Hello guys, welcome back to our YouTube channel, Friends Man. Steps is content. Yung pag-content na natin, pag-alagay na, pag-upload na,
dapat mong i-upload. Ayan. Guys, ano lang, kung ano yung pinakagusto mo sa buhay, ayan. Ako pinakagusto kong kumain. Pero hindi ko nagagawa na masyadong, hindi ko masyadong na-video yung sarili ko na kumakain. Meron manilang-ilang, pero hindi talaga alam-alam kasi wala akong pagkain dito. Dabo-dabo. Ayan, pinaka-content. Kung ano yung pinaka-gusto mo, kung saan ka magaling, where are you passionate about, or what where are you good at, yan, saan ka pinaka-iyak sa pag-makeup, gawin mo na tutorial paano mag-makeup para ma-share mo sa iba. Entertainment, magaling ka ba magpatawa? Gawin mo na video, mga nakakatawang video sa'yo, katulad ni Erica Impang, maraming mga sikat na dyan na nag-video na nakakatuwa sila. Sinusubaybayan talaga sila ng mga viewers kasi mga nakakatuwa. Entertainment, yun. Pwede rin travel lang. Mahilig ka mag-vlog? Mahilig ka mag-travel? I-vlog mo, upload mo, magiging content mo sa pinaka-YouTube, pinaka-channel mo. Content mo sa YouTube channel mo. Yun. Yun ang content, guys. So ako, pinaka-content ko is tutorial. Kahit hindi naman ako magaling magturo. Pero, I always try my best na i-share pa rin yung mga experience ko, mga personal experience ko dito sa Saudi Arabia. Isa akong pastry chef. I think 50% sa channel ko is yung mga related sa food industry, sa mga pastry. Tsaka, yun, outdoors. Kunti lang yung outdoors activities with my friends. At ganito, tutorial. Yung sa pinaka-content naman, guys, meron tayong 5 W's na susundin. Yung what, who, why, where, and when. Sa what, ano yung content na gusto mo? What? What for? For entertainment, pagpapatawa? Tutorial? Make-up tutorial? Travel vlog? Or mukbang sa pagkain? Or ano? Or ano yung gusto mong content? Yun yung what? Ano yung gusto mo? Ano yung saan ka hiyang? Ganun. Sa who? Sino yung pinaka-audience mo? Yung audience na, sino yung target mo? Yung para manood sa inyo. Pagagawa ka ng travel vlog, ang manood sa inyo, mga traveler na gusto puntahan, yung napuntahan. Yung pagpagawa ka ng makeup tutorial, ang pinaka-audience mo doon, yung mahilig sa makeup, para makakuha ng mga ideas and tips. Ganyan. Sa akin naman, ang pinaka-audience ko guys sa content kong ito, itong video na to, is kayo, mga beginners o diba? Napanood mo ang video na to kasi gusto mong malaman paano mag-umpisa, paano mag-create ng channel sa YouTube. Paano mag-create ng channel sa YouTube. Diba? Ganun yun. Sa para sa mga beginners. Why? Bakit mo siya ginawa? Bakit mo siya ginawa ang video na to? May purpose. Ang rason ko is para makatulong, makabigay ng idea, makaguide sa mga beginners, sa mga gusto. O diba, sana man lang makatulong, sana nakatulong ako sa inyo. Pangapan, where? Saan? Saan mo siya gagawin? Saan ka mag-filming? Saan mo siya i-video? Or saan yung location mo ng paggawa ng film, yung video mo? Outdoor ba sa labas? Sa akin, nandito ako sa hallway ng accommodation. Yun ang location ko. Where? Saan? Hindi ako. Ang iba sa kwarto. Ang iba sa studio. Ang iba pag travel vlog, outdoor, labas, outdoor activities, ganun. So, sa akin ngayon, nandito ako sa hallway, sa pinakalabas ng room namin sa vlog. Kasi hindi ako makagawa ngayon ng video sa kwarto kasi na may natutulog. Beats Beezer ako sa kwarto namin, guys. Hindi ako ganun kasosyal. Apat kami sa isang kwarto. Kaya hindi ako pwede mag-iingay. Ayoko ganun. Kasi dapat respeto lang sa isa't isa pag may natutulog, pag may nagpahinga. Huwag kang gagawa ng mga unnecessary noises. Pangit yun. May pasok pa sila mamaya. So yun,
minsan sa kwarto ako, nag-film, nagagawa ng video, minsan sa labas with my friends, ganun lang. Sa taas ako, tap, yun yung location, yung where, saan mo gagawin. Ang panglima, when, kailan mo siya gagawin? Ngayon pa? Bukas ba magbablog ka, gagawa ka ng video, mag-film? Or next week? Yan, dapat ang paggawa ng vlog guys, or pag-video, is meron kang schedule na sinusunod para organize ang mga. So sa ngayon, di ako yung pinaka-schedule ko, hindi ako araw-araw nag-upload, hindi ako araw-araw nag-video. Kasi, yun na nga, minsan, ayoko mag-ingay sa kwarto, hindi ako alone sa kwarto, so hindi ako anytime convenient mag-video. At dito din naman, hindi ako magagawa ng ganitong video sa hallway namin kasi na, nasa trabaho ako, mataas yung oras ko sa labas. Ayun. So, pero yung pinaka-ano ko, target ko is, even once a week, maka-upload ako ng video, makagawa ako ng content, ng ganito. Kaya, ayun, pag di ko ito talaga, inaan ko talaga, ginagamit ko talaga yung oras ko. Yun, pag-off ko, yan, nilulubos ko pag yung video, pagkatapos nito, maglalaba pa, maglilinis ang vlog namin. Ayun, magpa-plan siya. Yun ang pinaka-routine namin. So, yung off namin is hindi kami ganun ka-relax kasi marami din ginagawa nito sa bahay. Hindi yung nakahilata lang. Masyadong madrama ng buhay, di ba? Continue pa rin. Yung susunod naman na steps guys is filmmaking. Gagawa ka na ng video yan na meron ka ng account, meron ka ng channel, meron ka ng pangalan. Na-create mo na. Tapos, napag-isipan mo na yung pinaka-content mo, yung pinaka-gusto mong gawin. Ayan. Sitog na lahat. Gagawa na tayo ng video. Ayan. Kaya syempre, hindi tayo pwede makagawa ng video pag wala film equipment. Ano ba yung mga film equipment, guys? Yun yung una-una, camera, of course. Camera. Yung audio or microphone. Yung backdrop. At saka editor, yun yung mga pangunahing examples sa film equipment. Guys, sa film equipment ko, yung camera ginagamit ko is ano lang, yung iPhone 6S Plus, yun lang ginagamit ko. Yung iba, DSLR, SLR, GoPro, iba't iba, maraming mga mamahal. Ako din ko pa afford yan. Yung camera ko naman, yung dati nag-photographer ako, is lahat ng gamit ko, equipment ko sa SF photographer, doon lang sa Pinas, nakatapo. Hayaan natin yan. Sa pagbalik ko, gagamit na natin yun. So, ang pinaka ginagamit ko talaga ngayon na pang-film, pag-vlog is cellphone camera lang, iPhone 6S Plus. Tsaka, yung pinaka-audio ko, audio or microphone, pinaka-importante, hindi ka naman pwede mag-headset pag nagkaganito. Kasi, lalo na pag, may wire. So, pinaka-audio microphone ko ginagamit is itong AirPod. Pag gumagamit ka ng ganito, mas okay yung ano niya, register ng audio niya para yung viewers mo hindi mahihirapan sa pakikinig kung ano yung pinagsasabi mo. Appreciate din naman nila yung video mo. Kahit ganito lang yung video ko sa phone camera, pero maganda yung voice, maganda yung audio, hindi yung sagarat-sagarat, Bisaya yun ano. Hindi yung maraming mga noises, ganito ganyan. Tapos, yung backdrop. Ang backdrop guys, pinaka-importante, lalo na pag-tutorial, para yung viewers is nakafocus lang sa'yo, hindi yung sa makalat na background mo. Yun ang nabigyan sa ko, kasi dati na gumagawa ko ng mga tutorial sa kwarto lang, tapos yung pinaka-backdrop is ang daming mga pamumunta ko, so pangin mo pala, na-realize ko. At napanood ko din sa ibang tutorial, pangit lang talaga. So ganito, pinaka-backdrop ko is white wall, kasi nasa labas lang kasi ako sa hallway. Bibili pa ako ng tela sa susunod pag may pera. Ayan. Editor. Ano ba yung editor? Yun yung doon ko dahil lahat ng mga nagawa mong film, lahat ng mga video clips mo, doon mo siya dadalhin para i-edit mo. Kaya hindi naman masyado, hindi naman din ako ganun kagaling mag-edit. Basta kailangan mo ng editor para i-compile mo lahat ng mga clips mo, paghalu-haluin mo, tatatagdagin mo, kunting effects, ganun. So, kailangan natin ng
Kin Master or Kin Master? Ewan ko kung paano siya i-pronounce. Kin Master or Kini Master? I don't know. I'm sorry. Kin Master or Kin Master or Kini Master? I don't know. Basta bahala na kayo dyan. Basta yun na yun. Yun lang ang ginagamit ko. Pero pag makabili ako ng desktop sa susunod ng panahon pag may pera, mas pinakagusto ko pa rin yung Sony or Adobe. Yun ang mga video editor na gusto ko talaga gamitin. Sa ngayon, cellphone lang talaga ang meron ako, guys. Kasi pumunta ako dito sa Saudi, sarili ko lang ang dala ko at saka damit. Yun lang. And then, tapos na lang gumawa ng video mo, content mo, nakapag-film ka na, na-edit mo na yung videos mo, nalagyan mo na ng konting effects or mga yung mga music background. Ayan, tapos na. I-render mo lang siya, guys. I-ano mo siya. I-save. The next steps, uploading. I-upload na natin, guys, yung nagawa mong video na na-edit mo na yung finished product mo. So, yun. Uploading. Punta ka na sa YouTube account mo yan sa YouTube channel mo. Makikita mo lang din doon sa dashboard. Sa pinaka-dashboard, makikita mo doon na yung parang camera sign. Pindutin mo lang dyan. Meron dyan record or video or something like that. Record live. Pero yung i-ano mo lang yung ano, scroll up ka lang kung saan nakasave yung video mo. Pindutin mo lang dyan. Tapos ayan, upload mo. Yung title mo, yung unique or anong title ng video mo. Ayan, dapat searchable siya. Huwag masyadong mga emoji, huwag masyadong mga chichi mo. Mahirap yun. Mahirap i-search ng tao. Halimbawa, ang video na to is basic tutorial. Ganun lang, basic tutorial for beginners. Kasi pag nagsisearch yung tao na sa YouTube, gusto niya ng mga basic tutorial sa for beginners, lalabas din yung video mo, ang video na to sa suggestion. So malaking bagay. Malaking bagay ang dapat wise ka sa title mo. At saka huwag mong i-scam ang tao. Kung ano yung pinaka-title ng video mo, dapat yun ang content, ang laman ng video. Hindi yung ano yung title ng video mo, tapos iba pala ang nasa loob, pangit yun. Nadidismaya ang mga viewers. Next time, ayaw ka na nilang panuhulin. I-upload mo na yung video mo, guys. Kunting pasensya, kasi di ganun kadali mag-upload, matapos ma-upload ang video sa YouTube, lalo na pag mabagal yung internet mo, mahina yung connection mo, nagbabali yun. So, depende na yun. Pag 5 minutes, parang medyo madali ka yung ano, percent tumatakbo. Mga 10 minutes to 20 minutes, medyo mabagal na yun. Mga matatapos yun siguro 30 minutes. Depende sa connection ha, depende sa internet natin. So, ayun, na-upload na natin. Na-upload na, nasa channel na natin yung video na yun. Para mas maganda sa viewers, guys, para mapansin, gawa tayo ng thumbnail. Ano ba yung thumbnail? Display photo sa video natin. Yun yun ang tinatawag ng thumbnail. Dapat eye-catchy siya. Lalo na pag beginners talaga tayo, guys, kailangan natin magpapansin sa mga tao. Kaya kailangan natin ang thumbnail. Magandang thumbnail para mapansin yung eye-catchy. Pero be mindful. Always remember kung ano yung thumbnail mo nakalagay, dapat ganun din ang nasa loob, ganun pa din. Huwag ka masyadong papansin din sa thumbnail mo na di pala yun ang nasa loob ng video mo. Kasi yun na nga, ang viewers mali-disappoint, magagalit sila. Kasi nag-expect sila yung ganun ang thumbnail nakikita nila, ganun sa title nakikita nila. Pero pag bukas ka lang ng video, iba. So, guys, hindi ka na nila papanoorin kailanman. Maiinis yun sa kanila. So, be honest. Kung ano ka, kung sino ka, yun ang pinaka-video. Nalulaman nila mga viewers para susundan ka talaga nila. Ilalike ka at saka isa-subscribe. Ganun lang yun. Dapat maging totoo lang tayo sa sarili natin sa mga video natin. Hindi tayo magiging plastic kasi yun ang pinaka-butter and bread natin. Yung honesty. Ayan, thank you so much for watching, guys. Sana nagustuhan niyo ang video na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe.